Sa mga kalabarin, sa napakaulang araw ngayon, guys. Oh, mamen, yare. So yun nga, guys, may bagong ibon dito, mukha magpapampon ulit. Ayan, oh. Hindi natin alam kung kanino yan. Dagit na naman, no? Last time, pinakuha na natin yung mga dagit natin. Ayun, akala ko badger na, di na bumalik. Anyway, mas gusto ko yun na umaalis na kaysa nananatili sila dito. Kasi dagdag intindihin ko pa sila sa pakain. So, anong plano natin dyan, guys? Kukunin ba natin yan? Dadagitin ba natin yan? O hahayaan lang natin? So, yun, napakaulan. At hindi tayo nakaalis. Dapat maghahakot kami ngayon ng ano, ng mga materials para sa church construction. Pero yun nga. At bali, ang gagawin lang natin ngayon, mag-ready na lang ako ng mga pre-prepare ko para sa ating ano, tawag na, loft renovation, no? Oh, Fluffy, ano yung kinakain mo? Saan galing yan? Nagano ng basura si Ngalngal, oh. Ayun, nagano ng basura yung aso. So, katulad dati, meron pa rin akong, ano, no? Singaw. Napapanood nyo ba yung, ano, yung mga mukbang-mukbang, yung kung ano-ano na yung kinakain? Dati, mga... ano lang, ngayon, umiinom na lang kung ano-ano, at kumakain na rin ng bubog. So, guys, entertaining, yes. Nakaka-aliw panoorin. Medyo kakaiba, pero ewan ko, if it's enriching, or it's motivating, or it's it will make you grow. Ano kaya ang ibon niyan? Yan. Sinaman ni Neto, eh. Si Neto yung malamang naman niyan, eh. Ang bata pa. Wala pa rin kulay yung mata. Sinaman niya. Akala ko yung isa ko. May pumitik na naman akong young bird. Akala ko siya. Yung pala ano lang. Sinama lang ni Neto, eh, siguro to. Kasi si Neto, inayaan ko lang na nakalaya yan. By the way, guys, ito ah. Bigyan ko kayo ng lesson from these pigeons, no? I only have two kinds of birds. Dalawa lang. Isang nakakulong at isang nakalaya. Which is si Netoy. Si Netoy, nagagawa niya yung gusto niyang gawin. Nakakaalis siya, nakakapunta siya kung saan-saan. While naman yung iba, ay meron silang restriction. May oras lang sila ng lipad, may oras sila ng kain, at meron silang training. Si Netoy naman, nahayaan ko lang. Pag trip ko lang siya sa training, ayun, kung mahuhuli ko siya. Pero kung hindi ko siya mahuhuli, hindi siya kasama sa training. Anong makikita nating lesson dyan, guys? No? Ito. Marami sa atin is like Netoy. Nagagawa yung gusto, malaya. Pero at the same time, mabuhay tayo ng medyo delikado. Kasi, walang restriction, walang nagbabawal sa atin. Gagawin lang natin yung gusto nating gawin. No? Si Netoy, ganyan. Minsan pagkagising ko ng umaga, naku po, kung saan-saan yan natutulog, minsan nakapwesto pa yan sa ano, sa apat ng motor. Pagising ko ng umaga, yung motor punong-puno ng ipot. No, ganyan si Netoy. Sa ibang bansa, ang mga feral birds or yung mga alpas na ibon o yung mga native na ibon, nandyan lang yan, nakagala lang yan, ginagawa yung gusto. Minsan nababadrip yung mga tao sa kapaligiran yung neighborhood, no?
ang ginagawa sa kanila, tinataboy sa kanila sila. O kaya naman minsan binabaril. At most of the time yung mga feral birds mas maigsi yung nagiging buhay nila as compared sa mga inaalagaan. Ayan yung mga kagaya ni yung nakalayang ibon. Nabuhay sila malaya pero delikado. And ito namang mga naka-cage. Ayan, mga yan. Sila naman ay nabubuhay dahil sa pangarap naman nung kanilang master, no? Or nung loft owner or nung may-ari ng Kalapati. Ayun naman. Nandyan sila kasi gusto ng loft owner magkaroon ng pangalan. Hindi lang siya yung magkaroon ng pangalan, kundi yung ibon mismo magkaroon ng track record at sila rin ay maging tanyag sa larangan ng pagkakalapate or pigeon industry nga na tinatawag natin, no? Ayun yan. At sila, trained sila, disiplinado sila. Hinasa sila na papasukin ng mabilis sa kulungan at hinasa rin sila lumipad ng mas matagal. Trainin sila, binibigyan sila ng pagkain na naaayon sa pangangailangan nila. At ayun, in studies, ang tinatagal ng mga pigeons na inaalagaan or ayun nga, kinukulong or merong mga regimen or training or ginagamit sa racing or yung iba naman ginagamit sa fancy, tumatagal sila ng about 15 years or more, no? Kasi mas naalagaan sila, mas protektado sila, mas ano, naiingatan, no? Minsan ganito tayo guys eh, marami sa atin feeling natin hindi tayo malaya kasi nakakulong tayo. Nakakulong tayo sa isang sistema, nakakulong tayo sa trabaho, iniisip natin, pangarap lang ng boss natin yung tinutupad natin. Pero, alam nyo ba guys, we are all prisoners on something, no? Pwedeng nakakulong ka sa sarili mong ideology, nakakulong ka sa sarili mong pananaw ng kalayaan, no? Kaya minsan isipin mo na lang ano ba yung reason, ano ba yung kailangan mo i-define kung ano yung kalayaan na gusto mo. Gusto ba yung itong klase ng ano kalayaan na magdadala sa inyo ng karangalan, no? Ito halimbawa itong mga nakakulong na to, malaya din naman sila eh. Actually yung kalayaan nga lang nila merong limitation. It's because kaya mo binibigyan ng limitation kasi gusto mo na maging magkaroon sila ng ano, ng worth or ng value. Alam naman natin ang kalapati nagkakaroon ng worth and value sa records, sa track records na nagagawa nila and sa mga tagumpay na iuwi nila sa atin. And syempre, damay tayo doon, no? Bilang mga nagkakalapati. So, yun lang guys. At hindi, gusto ko lang share yung thought ko sa inyo. And hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan sa isang alampaya tayo. Saan kaya galing yan? And hindi ko rin naman may lalaro yan kung aamponin ganyan dito, di ba? Dahil wala namang ring. Tsaka hindi ko rin naman alam yung linyada. Anyway, so yun nga guys. Are you kind... Ano ka ba? Kagaya ka ba ni Netoy? Or kagaya ka ba ng mga... Yan, mga nakakulong na ibon? Malaya, pero syempre may limitasyon yung kalayaan kasi yung kalayaan na walang limitasyon will always lead to destruction. Ano mo si Netoy? Yan. Wala. Malaya. Kaysa nagpupunta. Actually, yung dumating yan dito, konti na lang. Isang pirma na lang ng bulate. Patay na yan. Pero ngayon, maayos na ulit yung katawan niya. Bilog na ulit. And nakakatuwa kasi nakauwi siya from 10 kilometer air distance. And susubukan natin siya isama sa 15
20, 30, 40, 50, kung hanggang saan yung kaya niyang abutin. So, from Pigeon Hobby Tube by Fanshare Love, kung bago ka palang nanonood, subscribe button nandiyan sa baba, click mo yung notification bell, and also, like, comment, and share mo na rin para maraming matuto at ma-inspire sa pag-iibon. We'll be right back.